ginoon, nabuo ang siho tube ngayong araw, guys. Kachat ko po ang Inday. Tinanong ko kasi siya kay si YouTube nga po yung sa upload ko ngayon. Nag-off siya ng comments. Tapos pangatlong beses ko na pong ano inon yung comments nga. Nag-pin pa nga ako dun ng ano ko message para maging aware po kayo yung mga gusto mag-comment sa upload ko po today. Pero kayo wala, guys. Enough na naman ni YouTube. Sabi ni Inday, ganyan daw kapag may mga bata nga sa ano sa vlog. First time ko po ngayon ma-experience na nag-off si ano, YouTube ng comments. Pero may kilala din pa akong vlogger na nagaganyan din dati. Pero kayo makasad lang kahit hindi kayo makakomment. Buang. Na, mag-vlog na lang tuloy tayo ngayong araw. Pasensya na talaga everyone. Alam ko, gusto nyo mag-comment sa vlog ko nga ngayon, yung papunta kami sa Norway. Pero kay sana naman hindi magtuloy-tuloy, no? Or sa mga darating ko pang mga vlogs. Bakit kayo nag-turn off, no? Mabuang, oy. Makasad lang, kaya hindi ko mabasa yung mga comments nyo. Lagi po kasi ako nagbabasa ng mga comments. Kaya nag-heart-heart po ako kapag nababasa ko yung mga sinasabi nyo doon. Ano na si YouTube, oy. Ang Inday nag-message. Buwang talaga ito si Inday. Sabi pa ni Inday, dami mong problema sa buhay, Nay. Mas maganda nga yan, walang mag-bash sa'yo. Sa bagay, totoo din yan. Pero kay, masayang ako kay, di ba, may mga subscribers din tayo na gusto lagi mag-comment sa mga uploads po namin nila, ano, Matthew nga. Nabuang. Pero kay sa bagay, okay na rin siguro, guys, kay para yung mga bashers hindi makapag-comment, no? Pasensya na po, nabanda kayo ng YouTube. Hindi kayo makakomment. Pero kay sa mga mabubuting subscribers po dyan, antay-antay na lang muna kayo, guys. Baka tomorrow or sa mga darating na araw pag mag-upload po ako, maon na yung ano sa comments. Pasaway! Si Matthew tsaka Camila, guys, nandun na po ngayon sa school. Hindi na ako kanina nakapag-intro. Kasi alam nyo, puyat ang mga ano ko kanina, estudyante. Minadali ko na sila kanina kay para hindi nga mga late sa school. Tapon ko na pala itong ano ni Matthew, oh. Lagay ng baunan kay sira na. Sayang lang, kay gift pa naman ko sa kanya, nagkaklase niya. Pero kay wala, tapon na lang siguro. Kung hindi na lang, baka pwede pa itong ma-fix. Ay, pwede pa. Ah. Pwede pa, guys. Hindi ko na lang itapon. Baka kasi napin ni Matthew. Ano ko, sinasira na. Maggawa na lang tayo ngayon ng Greyhound. Nag-marinate na pala ako ng chicken. Kaya ito po ngayon yung ulam ko sa ano, lunch. Ano na to? Nasira na. Hmm? Sayang. Kaya magawa na lang. Hala! Pangit! Uy! Hala ka. Uy, gusto pa naman na sila mag-ano. Magkain ng Greyhound mamayang gabi. Kaya sabi ko kasi sa kanya, ngayong araw ko na lang ano, gawin nga itong ano, Greyhound. Magalit nga yung pag makita na ano, sira na yung iba. Katagal-tagal na rin kasi ito dito na ano, medyo hinugilog na, pero hindi ko muna ginawa. Kaya nag-work din kasi ako mga parang araw. Tapos kahapon Sunday, diba, nandun kami kalabyanan. Kaya kailangan magawa ko talaga ito ngayong araw. I-ano ko na lang siguro din to sa blender. Kaya para mapino talaga yung mangga. Buti na lang yung iba, ano, medyo okay-okay pa. Tignan natin itong isa. Kalalaki din kasi ng mangga nila dito. Wala na, sira din. Sayang. Pero alam nyo, yung mangga nila dito walang amoy. The best pa rin talaga yung ano natin dyan, mangga sa Pinas. Ayun, ito medyo okay-okay pa. Napino ko na yung mangga, guys. Nag-beans pala ako kay kanina. Natapon yung ano, mangga nung nilagay ko sa blender. Tingnan nyo, oh, grabe kasi niya kapino. Tapos ang pa-cream. Matuwa nito mamaya si Marcy pag bumaba. Ay, may ano na siya mamaya yung gabi snack.
parang pinaka-dessert din namin pagkatapos ng dinner. Tapos ang pag-Graham, yung dala ko pa po ito galing Pinas. Ngayon ko pa lang po magagamit. Ah, ulam muna ito, no. Matagal-tagal na rin kasi ako hindi din nakakain ng ano, Graham. Naubos pala yung manga, guys. Inubos ko na lang kahit kasayang pag ano, ilagay ko lang dito. Ngayong araw din kasi mag-ano yung container, mag-pick up. So, tingnan nyo, malinis na yung ano natin dito, oh. Sina. Yung ano na lang nakalagay dyan. Yung saging. Tapos, ano ba unahin? Gatas, di ba? Nakalimutan ko na, oy. Gatas ba, mangga? Gatas, buro. Yummy! Naalala ko pala, guys, magpunta pala dito mamaya yung katrabaho din ni Marcel. Siguro, patikin ko na lang din sa kanila mamaya to. Buti na lang, ngayong araw ko din ginawa. Kaya kailangan natin itong ano, magawa para mamayang hapon. Makakain ng ano, Graham, yung Dutch na mga bisita natin. Diba? Hiwalay-hiwalay nga lang. Okay na siguro yan, no? Kainin din naman. Gawin ko muna to, guys. Kain, everyone! Luto na pong ulam. Fried chicken. Tapos yung Graham din po, luto na. Ay, luto na! Tapos na, nasa ano na, ref. Maya-maya siguro sunduin ko rin ng ano, ng aking princess. Kaya kailangan, agahan ko rin po mag-lunch. Mag-out kasi yan si Mila, mga 12:30, so medyo late na din kumain. Kaya unahan ko na lang siya. Kasi siya naman sa school, mag-snack yun eh. Fruits. Nood pala ko ngayon ng ano, guys. Wildflower. Malapit na rin ako matapos. Grabe, kasarap talaga pinakurat, guys. A few moments later. Ay, busog na naman tayo. Maglaba ko ngayon, guys. Si Marcel na lang po magsundo kay Mila. Kaya mag-change na lang kami. Ako na lang po mamaya kay Matthew yung magsundo kasi alas 2. Tapos siya na nga lang kay Mila kasi si Mila yung out niya nga 12:30. Kasi mamaya magpunta nga yung ano niya, katrabaho, mga launa daw. So alas 2 hindi niya masundo si Matthew. Walang katapusan. Tsaka baka mamadagdagan pa itong mga labahan natin, guys. Mga marites dyan! Kasi, alam nyo ba, hindi ko lang din naman to sure. Hindi pa po ako niregla. Na, bahala na talaga. Kinakabahan din po ako, sa totoo lang. Pero dapat yung ano ko, yung menstruation ko, last week. Pero kaya iniisip ko din, stress kasi ako nung mga nakaraang linggo. Baka nag-change yung cycle ng, arawan ko nga, ng monthly period ko. So siguro nag-adjust din yung katawan. Pero kaya kinakabahan din ako, guys, kung mabuntis ako. Siyempre, gusto ko rin pong ano, magka-baby ulit. Pero kung hindi namin napag-usapan ni Marcel, doon ako kinakabahan. Wala po kasi kaming ginagamit. Skip ads lang ba? Bahala na, guys. Abang-abang na lang dyan. Binintok pa naman ni Kala Inday yung ano, yung bed na pang bata. Sabi pa ni Inday, mag-PT ka na kasi, day. Wala, uy, kay... Alam nyo, iniisip ko pa lang na mag-PT ako. Tapos, halimbawa lang ba, kung ibigay man sa amin. Kasi kung mabuntis po talaga ako, siguro, pangalan nitong baby na to, Miracle. Kasi milagro talaga, guys. I mean, nag-iingat man kami ni Marcel, pero yun nga, kaya wala kaming ginagamit. Ayaw ko rin po kasi talagang mag-pills. Kaya yung mga side effect niyan, yan yung kinakatakutan ko, di ba? Minsan mag-lucky ka, tapos minsan magiging irritable ka. Marami akong mga nararanig sa mga ganyan eh. Ang Inday, di ba? Feeling niya na high blood siya sa pills. Kaya sabi ko, kaya ako, hindi talaga ako nagtitake ng mga ano na yan, gamot-gamot. Pero kay sa mga ganitong hindi mag-take ng gamot, kabahan man ako, uy. Bahala na. Pero alam nyo siguro, masyak si Marcel. Ano po? Nabuang na tayo. Pero kung buntis man talaga, kung buntis talaga, guys, na panindigan na lang, ay nandyan na.
Inusta rin naman namin yan. Yun nga lang, kay wala sa plano. Basta, pag nabuntis ako, ang pangalan talaga, Miracle. Kay maganda yan, M ulit. So, pwede natin ipangalan, no. Bahala na, guys. Tulungan nyo na lang ako mag-pray. Kung buntis man o hindi, okay lang. Pero pag hindi ako buntis, mag-iingat na talaga kami. Pero hindi po rin po ako mag-take ng pills. Sinabihan ko na rin kasi yan si Marcel dati eh, na magpaano na lang siya ba, patali. Ayoko kasi na ako pa mag-pills kasi nanganak na nga akong dalawang bata tapos ako pa mag-adjust. Sabi ko sa kanya, ikaw mag-ano dyan, kung ano mong kailangan na gawin mo. Dito kasi parang cover dyan ng insurance kapag yung lalaki patali. So parang i-cut ato, parang maiku-close doon na something. Pero mabilis lang yung operation guys kasi mostly po sa mga lalaki dito, ano, ganyan yung ginagawa kapag dalawa na yung anak. E si Marcel mga, takot man yun sa mga opera-opera. Kaya anak, good luck na lang talaga mamaya. Sabihan ko mamaya siya na, hala, hindi pa ako naregla. Kasi alam nyo, yung kuya din po ni Marcel, ganyan din po yung ginawa. O sa mga nagtatanong dyan kung may kapatid si Marcel, meron po guys, nakontent ko na rin yan dati eh. Na may kapatid siya kasi karami pong nagtatanong. Siguro yung mga bagong subscribers din, kaya naintindihan ko rin po. So sa mga nagtanong po dyan, panoorin niyo po tong vlog. May kapatid po si Marcel. Tapos may pamangkin siya dalawang babae. So si Matthew lang po yung talagang lalaking apo ni Labyanan. Nung nalaman nga niyang lalaki yung magiging unang anak namin ni Marcel, grabe niya ka-happy ba? Sabi pa niya, maganda kasi may magmamana na daw ng pangalan o magpapatuloy ng pangalan nila. Kasi si Papa din po, may kapatid yan siya, pero ano, namatay na. Namatay yun siya nung dumating din ako sa Netherlands eh. Pero alam niyo, nakita pa po niyan si Matthew nung before siya mawala. Siguro si Matthew yun, mga months. Kaya sabi ni Papa, kung may nawala man, may dumating daw, yun nga si Matthew. Ganun siguro guys, no? Kasi yung ano din, yung katrabaho ko, alam nyo. Before din po mamatay yung asawa niya, buntis yung asawa ng anak niya. Tapos nung nag-ultrasound, lalaki din po yung anak. So parang yung magpapatuloy ng pangalan ba? Kaya naisip ko lang, masabi ko, hala, same din yung story nga nung pinanganak ko din si Matthew, tsaka naman nawala yung kapatid po ni Papa. Share ko rin pala sa inyo guys. Love story nila ano Labyanan. Alam nyo ba yan silang dalawa? First love po nila ang isa't isa. Si Binang babae, si Papa po yung una niyang naging boyfriend. Tapos ganun din po si Papa. Tapos katagal pa nila. Grabe no? 60 years na ata yan sila. In total ba? Pero yung kasal po na ano nila, years na magkasama sila, parang 55 years. Kasi before po yan sila kinasal nung kabataan pa nila, nag 5 years po muna yan silang magjowa, 'di ba? Ngayon magjowa pa lang ng ilang months. Pakasal agad. Pero wala din kasi din yan sa tagal talaga, guys. Maniwala talaga ako diyan. Kay kami nga ni Marcel, 'di ba? LDR man lang kami, tapos hindi pa kami gaano katagal, pa kami nagsama talaga ng matagal din bago kami nagpakasal. Mabilang ko lang yung araw or weeks na magkasama kami. Kaya magbalik-balik man yan siya dito sa Holland. Nagpunta lang yan siguro siya sa Pinas. Yung before kami ikasal, once lang. Tapos yung pangalawang beses niya sa Pinas, yun na yung kinasal kami. Tapos pangatlo niyang punta, yung may anak na kami. Ang uso nga ngayon, alam nyo, magsama muna sila bago magkasal. Which is totoo din yan. Para kasi mas makilala mo din muna yung tao. Yung iba kasi, di ba, magpakasal muna, may kilala rin ako niyan, hindi ko lang i-mention ba, taga sa amin, sa Samar. Alam nyo guys, 11 years po yan silang mag-boyfriend tsaka girlfriend. Tapos nung kinasal, alam nyo kung ilang taon lang sila nagsama? 2 years. Ganyan po. Kaya siguro yung iba mas pinipili na magsama muna bago magpakasal. Kasi totoo talaga yan, nangyayari talaga yan na nakikilala mo ang isang tao kapag nakakasama mo na sa bahay. A few moments later. Andito na ating dalaga, guys. Hila? Hi! Basta ikaw? Ha? Huh? Bakit? Shush not. Mami, may ma...
Bakit ikaw basa? Nag-fit si Kuya. Hmm? Nag-fit si Kuya? Yeah. Kita kayo dun sa school? Yeah. Hotsya, magtanggal ikaw ng shoes. Basa ikaw pa ora. Bakit ikaw basa? Naglaro siguro to sa labas kanina nung umulan. Sige na, magtanggal ng shoes mo. Grabe ka basa ni Mila, guys. Ito yung sinasabi ko eh. Ba't kayo pinaulan na ni, ano, teacher? Hala, uy, basa ang jacket. Mag-face ka ng damit? Oh, sige. Nag-grocery pala ang Marcel, guys. Diyan ako. Grabe na, amaran to, hindi na ako makalakad papunta kay Marcel, guys. I-groceryhan natin itong mga pinamili niya. Opo, magkain ka muna ng bread dyan, kay Papa magdaano din ng lunch. Saya? Opo, pack si Bileta. Ba't bilik? Oh, okay. Ito yung pinamili niya, guys. O, mga gamot para kay Melky at Camila. At yung para sa ano, pag magsumpong na naman yung sa acid niya. Remy. Kasi Matthew kasi, diba, inuubo na naman. Pero alam niyo, papacheck up na naman po namin yan si Matthew. Kasi Papa po kahapon, sinabihan niya kami na hindi daw yan normal na si Matthew kabilis mapagod sa edad niya. Pero kasi dati pinacheck nga namin yan siya sa ano nga, sa doktor. Ang sabi, ano daw, kumbaga asma. Yun lang po yung inano nila sa amin na mawawala na lang daw yan. Pero kay, di ba, may in-spray nga kami sa kanya. Pero kay, wala guys, feeling ko, nagbabalik na naman yung ubo-ubo ni Matthew. Po! Mag-milk ka? Kaya sa mga darating pong linggo, mag-pa-appointment kami sa doktor kay para ma-check. Sabi ko nga kapo kay Marcel, baka pwede kami mag-ask na ipa-x-ray or yung ma-check nga yung ano niya sa loob ng lungs. Baka mamaya, na ano na ba, na, ano ba yun, alam mo yung basta, ano, kung ma-damage niya yung ano sa kakaubo. Makatakot lang kasi, kay katagal lang po niyang ubo ni Matthew. So, mag-continue na tayo, may lemon. Kay mag-marinate na naman po kung mamaya ng manok. Kay nag-request po kasi ang Marcel na yun yung gusto niyang kainin tonight. So, kailangan i-marinate ko siya. Chicken barbecue na naman sa kawali, guys. Tapos, itong paano niya. Pang ano, breakfast sa umaga. Favorite din kasi ito nila, Matthew. Tapos, may bread. At ang gatas. Hindi pwedeng mawala ang gatas sa umaga para sa mga bata. Here's this. Ito siya, oh. Hindi ako nakain na ito. Sabi ni Marcel, ano na ito eh? Parang maasim din. Carbonara. Are you going to make carbonara soon? Or just stuck here? I for the pasta with the tuna and the... You really like it? Okay. At ang pa-oil. Na, may siopaw. Tapos ang aking ketchup na gagamitin mamaya sa ano sa barbecue nga pag i-marinate ko ito muna. Kasi yung sa UFC banana ketchup, sa Toko man yun mabili, kaso pa hindi ako magpunta today. So ito na lang siguro muna yung alternate kung ano. Tapos carbonara. Ano to? What is this? Ah, for carbonara also. Maggawa ang Marcel ng carbonara soon. What's that, babe? 8 plus 8. Okay. 1 plus 1 siya, guys. Kaya nagbili ng 4. At ang siopa ulit. Ano pang ginawa niyo sa school? Nagkanta kayo doon? Hindi? Mr. Peter was it, eh? Kagalan ko si Mila ng ano tali kay nabasa ang buhok. Tanggal ka muna tali pa ko kay basa ang buhok mo. Baka magsakit ang ulo. Ow. Sorry po. Pa-dry ko muna yung buhok niya kay para mamaya ko na lang itali. Namiss mo si Biyo, cha?
live for. Jesus, ginawa ko. Matali sa bira. Guys, may batang gustong magsumbong dito sa inyo. Magsumbong ka na. Ikaw na, inutusan mo pa ako. Kaya mo yan. Ako po ay nagsuka. Sabihin mo. Ako po nagsuka. Kanina pa niya ako dito pinipilit na sabihin ko lang sa inyo na sumuka si Matthew, guys. Ay, ginuo talaga tong batang to. Gusto niya talaga alam nyo yung mga nangyayari sa kanya dito. Kaya kanina kasi grabe na naman ang laro nila dito sa bahay. Uy, takbo-takbo. Tapos, kaalis lang din po pala ng mga katrabaho ni Marcel. Kaya medyo late na kaming kumain. Guys, may update na pala sa ano ni Mila, result. Grabe, oh, isang linggo bago nag-send sila ng result. Bali, yung ano niya po, finding sa kanya, hindi po si Mila, ano, asthmatic, sabi nila. There's no asthma, babe, ha? Pamila. Bali, nagkaganyan po si Mila, o yun nga, nahirapan siyang huminga nung last week's Saturday ng gabi, kasi nagsabay po yung dalawang virus na active sa katawan niya. Kaya pala sobrang sakit ng ano, tiyan niya. Akala pa naman natin asthma, no? Walang tigil to siya sa kakakain ng cucumber niya. Nakailang kumkumar ka, nanak. Hala, sige, pika. Happy yarn. Yeah? Good show. Ikaw talagang bata. Happy yarn. Bakit gusto mo lagi ng madami dito niya? Sakit ng mata ko ngayon. May Mila kasi tinamaan ng diaper niya. Mila? Nag-toothbrush ka na? Mag-wash ka ng hands mo, ha? Kutso. Siya na lang po kasi minsan yung mag-toothbrush sa sarili niya. Pero minsan tinutulungan ko pa rin siya. Tapos pagbukas ng kamay, alam niya na rin yan. Hij sprong achteruit en trapte op de staart van de hond. Die blafte woedend en beet hem in zijn been. Auw, 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 gilde de rover. Laat me los. Hij vluchtte naar buiten en botste op de ezel. Die schopte hem zo hard met zijn hoeven dat de rover door de lucht heen vloog. Auw, 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 auw. De haan was nu ook wakker. Hij hoorde het lawaai, maar hij zag niks. Daarom begon hij luid te kraaien. Kukkelakoe, kukkelakoe. De hoofdman rende zo hard hij kon het bos in. Maar zijn mannen moesten eerst even op adem komen. Het spookt, hijgde hij. Er is een heks met vurige ogen en scherpe nagels. Op de drempel zit een harige dwerg die een mes in je been steekt. Nagaawi na naman yung dalawa dito. Sige na. Niet hier. Ito ay nakontrol talaga. Please like and subscribe. Bye-bye. Ano, Pamila? Ingat po, bye-bye.